May pag-asa ba si Aris Hana? Magandang araw po sa lahat ng mga subscribers namin dyan at sa mga patuloy na susuporta sa aming YouTube channel, ang Labori Team. Si Bregan po. Ito. Hindi ka na daw ka na. Ito, umpisahan ko na. Ayaw mo? You go. I will take my... I'm going to do my vlog. Huh? You want to stay? You want to stay with me? Yeah. You play with Kuya. Magandang ka na. Laro ka dun. O, say hi na lang. Hi. Sige na, you go to mama. Okay? Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Itutuloy po natin yung usapan natin. Gagaya ng pinag-usapan natin kahapon na ituloy-tuloy po natin yung pag-uusap regarding po sa mga nobela na aking mga naisulat. Ayan. Pipili po tayo ngayon ulit ng aking ibabahagi sa inyo na I think mapupulutan po ito natin ng aral, kumbaga. Ito. Ito. Siguro ito muna. Pinamagatang Takas sa Arabic Haraba. Itong kwentong ito ay hango po sa istorya ng kaibigan namin sa Saudi, sa Jeddah po ulit, na isa po siyang domestic helper sa Riyadh at napunta at napadpad po siya sa Jeddah. At kung bakit po napadpad po siya sa Jeddah, yun po yung ating aalamin maya-maya. So, itong Takas po ay pinamagatang Takas dahil tumakas siya sa kanyang amo mula Riyadh hang papuntang Jeddah. Sa Jeddah po kasi, ang mga kasama sa bahay o mga OFW na domestic helper, madalas po sa Jeddah ay inaapi po sila ng mga amo nila. So, dahil sa nangyari sa kanya, actually, pangalanan po natin siyang si Ningning, kasambahay na po siya ng aming mga kaibigan sa Saudi. So, bali, patago po siya na ninilbihan sa mga kaibigan namin doon kasi nga tumakas siya sa amo niya. So, maraming mga Pilipino doon sa Riyadh at sa Jeddah na tumatakas dahil sa mga pang-aabuso na ginagawa ng kanilang mga amo. Hindi rin po natin sila masisi kung bakit sila tumatakas, hindi po ba? So, si Ningning po ay na-inspire din po ako sa kanyang kwento dahil si Ningning ay nilisan din po niya yung bansa natin para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya niya. Isa po siyang guro sa, hindi ako nagkakamali, Sorsogon. Teacher po siya doon. Hindi ko alam kung Sorsogon nga talaga. Nakalimutan ko na. Iniwan po niya yung profession niya para mag-abroad. Kasi mas malaki daw po yung kikitain sa, alam natin lahat na mas malaki yung kikitain niya sa abroad kesa sa Pilipinas. Pero, hindi po siya sinuwerte. Inabuso, inapi po siya ng kanyang mga amo. Kaya po siya tumakas. Ayan. So, from Riyadh, doon po siya nag-start sa Riyadh. Kaya siya tumakas. Actually, yung pagpunta niya sa Riyadh, ang likot ng anak ko. Sandali lang. Ito si Bregan. Ayaw niya talagang umalis dito. So, kailangan natin ituloy yung pagbablog natin. Yan. Smile ka muna yan. Say hi. Hi ka. Hi! Ayun. Nasaan na ba ako na... Nasaan na ba tayo? Where are we going to start? There. Ayun. Si Ningning po ay yung passport po niya kinuha po ng amo. So mostly po sa Saudi, sa Middle East. I think not included sa Dubai. Kinukuha po ng mga employer namin yung passport para hindi po kami makahanap ng ibang work or makatakas. Parang ganun. So dahil tinago po yung passport niya, si Ningning po ay
nakibahagi or nakipag-usap sa ibang Pilipino na nagdi-deliver ng truck papuntang Jeddah. So, nilagay po si Ning Ning sa ilalim ng truck, 10-wheeler truck, para makarating po sa Jeddah. Ibig pong sabihin, from Riyadh to Jeddah, kasi may mga checkpoint po yan. Kung wala ka passport o ikaw ang tinatawag doon, huhuliin ka ng polis. So, ang ginawa po kay Ning Ning, yung Pilipino na nagde-deliver ng truck, nilagay po siya sa ilalim. So, gumawa, parang kabaong, ginawa ng, parang kabaong sa ilalim ng, pinaka ilalim ng truck. At doon po siya nilagay. Ang biyahe yata ng from Riyadh to Jeddah ay 10 to 14 hours ang biyahe. So, tiniis ni Ning Ning yung hirap at init sa ilalim ng truck para lang makarating sa Jeddah. Ayan. So, itong kwentong ito, may inspire po kayo sa lahat po ng nanay o kahit sino po may inspire sa kwentong ito na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon para mamuhay ng matiwasay. Pero, syempre, hindi naman lahat perpekto, di ba? Ayun. Ito ulit. Itutuloy po natin yung usapan natin. Nadidistract talaga ako sa'yo na. Ayan, hindi na ako makapagsalita. O, mag-say hi ka na lang. Hi! Hi. O, sige na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. See you. O, you got to mama. Ito na. Ayan, nagbalik na naman ako. Ito na. Medyo humiga na ulit si Bregan. Yung kwentong takas ay napapalo po dito yung katatagan, pangarap, at ipaglaban ng karapatan ng bawat tao. Ayan, sana balang araw mapublish ko po to at maibahagi ko po sa inyo. Alam ko at naniniwala ako na may matututunan kayo sa kwentong ito. Ayan, sa mga sumusubaybat at nag-subscribe, patuloy lang po kayong magtiwala at manood sa aming mga YouTube videos. Hanggang sa muli, ito po si Benz M. Llabore para po sa The Real Story Edition ng Llabore Team. Ayan. Salamat. Please subscribe. Like. And share. Yay! Yay.